Dalawang dekada na ang lumipas nang tuluyang makalaya si Lena at kanyang mga anak sa mapang-abusong padre de pamilya. Dumanas daw siya ng matinding hirap noon. Hindi raw kasi gawain ng matinong tao ang mga pinagkakaabalahan ng dating mister. Wala na akong kwenta sa kanya. Hindi na niya ako binibigyan ng respeto. Wala na siyang pagmamahal. Kasi nung nagkasakit na ako noon, itinapong nga niya ako, binuhat na niya ako. Imbis na ipagamot niya ako ang nagdala sa akin sa gamutan, kapatid ko. Sinisipa pa niya ako, sabi niya sa akin na may sakit. Wala akong pakalam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kailangan ko na tumakas, kailangan ko na makawala sa buhay na paghihirap ko na yun. Papatayin niya ako talaga. Papatayin na ako, hinahanap na niya ako eh. Humina raw noon ang pananampalataya ni Lena. Pakiramdam niya raw kasi ay hindi siya sinaklolohan nung mga panahong balot na balot ng takot ang kanyang puso at isipan. Dumating ako sa puntong ganun. Pinabayaan ako ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya ako inalagaan, hindi niya ako inintindi. Bakit hindi niya ako kayang unawain? Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Anong kasalanan ko? Anong nagawa ko? Bakit ganito mabuti naman akong tao? Hirap na hirap may pinilit niyang bumangon sa pagkakadapa. Mabuti na lamang at isa si Lena sa mga nakatanggap ng pabahay na proyekto ng gobyerno sa Laguna. Kaya naman ang pobreng ina nagkaroon ng lakas ng loob na tahakin ang buhay at responsibilidad ng magulang kahit na nag-iisa. Nagsikap ako sa sarili kong bumangon. Ngayon sabi ko, kailangan kong maghanap buhay para kumain. Nagtiis ako maghilot-hilot, nagtiis ako magriripak ng sabon. Antinda ko mga pampaganda, mga make-up, polbo, pabango, lipstick, at lahat ng mga beauty product. Kapansin-pansin din ang mga bukol sa katawan ni Lena. Isa itong genetic disorder na kung tawagin ng mga espesyalista ay neurofibromatosis. Ang mga bukol ay dulot ng tumor sa nerve tissue sa kanyang katawan. Wala naman daw itong komplikasyon, kaya nakakapamuhay ng normal si Lena. Gayunpaman, parami-paraw ito ng parami, kaya madalas siyang hamakin sa lansangan. Nakakarinig ako ng pangit. Ang pangit-pangit ng babae niya, ang pangit-pangit, ang mukhang aswang, mukhang mangkukulam. Nilalapitan ko yun. Kung nararamdaman mo, ang nararamdaman ko siguro, hindi mo masasabi sa akin yan kung sa iyo kumapit ang sakit na ito. Kasi hindi ko naman ginusto maging ganito ako eh. Pero gusto ko rin mabuhay para sa mga anak ko. Binigay na siguro ng Diyos ito kasi may mga plano nga ang Diyos sa akin. Sa ngayon, animo'y sasabog na raw ang isipan ni Lena sa tuwing bumubulaga ang problema sa kanyang pamilya. Namana kasi ng kanyang bunsong anak ang kanyang karamdaman. Bukod dito ay marami pang idinadaing na masakit sa katawan ang anak. Hindi na nga raw niya alam kung saan kukunin ang gagamiting panggastos sa dami ng bayarin. Walang makarinig sa dasal ko, sabi kong ganun. Pero kung ipagkakaloob mo, Panginoon, itong ano ko, sana... Ay na, biglang nagtasok ko sa isip ko, yung wish ko lang. Sabi ko, ito na siguro, magwi-wish kaya ako, baka dito sa wish ko lang ako masagot ang kahilingan ko sa aking anak na lagi na lang umiiyak sa akin araw-gabi. Doon na lamang napagtanto ni Lena na ang itinuturing niyang bangungot sa buhay ay ang bagay na mahuhugutan niya ng lakas ng loob para manatiling positibo sa mga pagsubok. Kung kinaya ng araw niya ang buhay sa piling ng abusadong asawa, ngayon pa ba raw siya susuko? Kahit ikaw ay nag-iisa, kaya mong itaguyod. Yung iba kasi nasuko na sa buhay. Kailangan tanggapin nila sa kanilang sarili na kaya nilang buhayin ang kanilang mga anak. Kahit ilan pa ito, matuto lang sila maghanap buhay. Ang buhay ko noon, sadyang talagang bangungot. Na matagal na pagkakatulog, sabi ko nga, sa matagal kong pagkakatulog, ngayon lang ako nagising. Kinabukasan, inibitahan namin si Lena sa launching ng isang beauty product. At dahil sa pagbebenta naman ng mga ito siya nalilinya, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Pero laking gulat ni Lena na sila lamang ang mga tao sa venue. Pero tuloy pa rin ang chika ng ating kakuntsaba na taga-demo ng mga beauty product. Hayaan po natin ihain ko po sa inyo ang bagong
product po namin pang cosmetic. This is our eyeshadow po. Then yung pong lips po natin para sa labi nyo mapula-pula. Then yung hairspray po natin. Then yung blush on po natin para pampabuhay ng inyong mukha. Nanay Lena, sa araw na ito, ang buhay niyong mag-iina ang pakay naming pagandahin. Si Vicky Morales. At anong show ni Vicky amin yung... Naalala mo pa ba ang liham na ito na ipinadala mo sa amin nung nakaraang buwan lamang? Saan pa kundi sa Wish Ko Lang. Kaya mamasalamat mo ako si Mami. Bigyan ng katuparan ang pangarap ko na maano ang aking mga anak. Doon na labis na unawaan ni Lena na sadyang espesyal ang araw na ito dahil wishes really do come true. Napakasarap po ng aking pakiramdam na guwag pang aking hininga. Halos yung aking hinaing ng buhay na matagal ko nang dinidibdib nagkaroon ng katuparan. Diretso kami sa isang pagamutan sa Las Piñas para makipagkita sa isang eksperto na titingin sa bunsong anak ni Lena. Ibahagi ang Perpetual Health Medical Center Las Piñas sa katuparan ng inyong wish. Dahil dyan, libre ang pa-checkup at ang inyong repair. Doon pa lamang sa balita na yon, ay tila isang tinik na ang nabunot kay Lena. Agad sinuri ni Doc Paolo si Joshua sa kondisyon ng kanyang luslos. Doon na pag-alaman na manageable ang lagay nito at kayang-kayang maitama sa pamamagitan ng operasyon. Nanay Lena, okay naman yung kondisyon ng anak niyong sa ngayon. Madali naman yung operasyon. Kailangan lang ng preparation bago i-undergo na sa operation niya. Kaya naman, simple lang naman yung procedure. Siguro na may angkop lamang ito para sa ulirang ilaw ng tahanan na paminsan-minsan ay makapamasya sa mga magagatang lugar tulad nito. Pero ang totoo, kaya kami pumunta rito ay para sa pangalawang buhos ng sorpresa para kina Lena. Ayon sa aming isinagawang background check, malapit sa isang paaralan ang bahay ni na Lena. Kaya anong pinakamainam na regalo sa business-minded nating bida, kundi tindahan ng sari-saring mga school supplies. At para relax habang nagnenegosyo, bagong LED TV na rin ang aming isinama sa mga sorpresa. Hindi sa panaginip po, hindi ko inasahan na darating itong araw na to na ako ay mabibigyan ng napakalaking tulong para sa amin. Hindi raw pala talaga siya tinalikuran ng Diyos. Bagkus ay sinubukan lamang ang tatag ng kanyang pananampalataya. Nariyan din ang additional financial assistance na magsisilbing ayuda para naman masiguradong walang kalugi-lugi ang papasukin mong negosyo. Maraming salamat po. Napakaraking kasiyahan po sa akin itong naibigay sa akin. Ito po yung napakaraking bahagi ng buhay ko na hanggang kamatay, dadalhin ko po ito para maiiwan ko sa aking mga anak. Sila ang magpapalago. At dahil patapos na sa high school si Joshua, hindi mo na rin po problemahin ang mga gastusin pagtungtong niya sa kolehiyo. Knowledge na iyon niya. Maraming salamat. Thank you po. Aba teka, bukod pala sa libreng bakasyon, ay may engranding papiging pa ang water park na Lena. Sadyang walang salita ang maaring magtukoy kung gaano kalaki ang puso ng isang ina at si Lena, ang buhay na patunay na walang pagsubok ang hindi kayang suungin at pagtagumpayan ng isang ilaw ng tahanan.